Hi everyone! Get ready with Kiana! So yan, prepare ko lang yung mga gagamitin ko sa hair niya. At dahil purple and white yung color ng dress na suot ni Kiana, purple din yung color ng ribbon na ilalagay ko sa hair niya. Since wala siyang white na ribbon. At ganito ko nga siya inaayusan. Una, pinaplay ko muna yung TV para mabisi siya at magbehave siya. Dahil kung di nakaplay ang TV, Diyos ko, super likot ni Kiana at baka naghahabulan kami habang inaayusan siya. Tsaka baka di ko ma-achieve yung gusto kong look niya. Dahil tinintas pa naman yung gusto kong ayos ng hair niya. Super late upload na nga pala tong video na to. As you can see, wala pa siyang bangs nung time na yan. At nung time na yan, yan yung time na adik na adik ako tinintasin si Kiana. Dahil yung time na yan ko lang natutunan magtirintas. Hindi kasi talaga ako marunong magtirintas eh. At dahil ambisyos ang ate nyo, at gustong-gusto ko talaga lagi nakaayos si Kiana, kaya ayun, nanood ako ng tutorials kung paano mag-braid at nag-practice ako ng nag-practice sa hair ni Kiana. Buti na lang talaga at behave siya pag nanonood. Kaya nakakapag-practice ako sa hair niya. Kaya din pala mahaba yung hair ni Kiana dahil hindi pa siya nagugupitan since pinanganak siya. At ang first haircut nga lang niya is nung nag-bang siya. So yung buhok niya sa likod hindi pa talaga nababawasan hanggang ngayon. Ayoko naman nagupitan yung buhok niya sa likod dahil gusto ko mahaba yung hair niya. At mga 7 years old ko na siya gugupitan. Plano ko nga dapat talaga 7 years old na yung first haircut niya. Pero di ko na talaga napigilan i-cut yung bangs niya. Since mukhang bagay talaga sa kanya dahil singkit siya. At ayan na nga, tapos na and ready to go na sana si Kiana. Pero naisipan na naman namin palitan yung outfit niya. At dahil change outfit at nag-change yung kulay ng dress, kaya mag-change din ng color ng ribbon. At ayan na nga ang final look ni Kiana. As a beginner, okay na din naman na yung pag-braid, diba? Tapos na ako ayusan siya at ganyan pa rin siya, busy-busy pa rin manood. Pagpasensya nyo na nga pala yung boses ko ngayon dahil may sipon at ubo ang ate nyo. At kung umabot ka sa part na to, thank you very much for watching! And sana isupport niyo pa kami by following our FB page, Mommy Joyce and Kiana, and please react, comment, and share na din our videos. Bye!